Good day mga ka-BIGBOY TV. Welcome to my channel. Paki-like and subscribe na po mga ka-BIGBOY TV. My top 5 Fantasy-Romance KDrama series. Number 5. My Love from the Star. Release 2013. Lead: Jun Ji Hyun, Kim Soo Hyun. Ang K-drama series na ito ay pinagbibidahan ng dalawang highest paid Korean star sa kasalukuyan. Isang alien na napadpad sa Earth 400 years ago sa panahon ng Joseon Dynasty. Siya ay may perpektong hitsura ng tao at pinahusay na pisikal na mga kakayahan na kinasasangkutan ng kanyang paningin, pandinig at bilis. Siya ay hindi tumatanda kaya napipilitang kumuha ng bagong identity kada 10 taon at pinasok ang iba't ibang trabaho. Samantala, ang bidang babae ay gumaganap bilang isang sikat na Hallyu actress na mayroong mapagmataas na kilos na umaani ng panunuya sa entertainment industry at sa social media. Sa nalalapit na pagbabalik ng bidang lalaki sa kanyang planeta, nagkatagpo sila ng landas ng bidang babae bilang magkapitbahay sa inuuwi ang kondo. Dahan-dahan, natagpuan ng bidang lalaki kanyang sarili na nasasangkot sa nakakabaliw at hindi inaasahang mga sitwasyon kasangkot ang bidang babae. Nilalayo ng bidang lalaki na lisanin ang Earth ng walang emotional attachment sa bidang babae kaya sinubukan niyang iwasan ito ngunit nabigo. Pagamat sa simula ay hindi naiintindihan ang nalalapit na pag-alis ng bidang lalaki, sa huli ay tinanggap ng bidang babae ang pagpapalam sa kanya upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Tunay ngang powerful ang pag-ibig na walang kinikilalang anyo at katayuan sa buhay. Number 4. Tomorrow With You. Release 2017. Lead: Shin Min Ah, Lee Jae Hoon. Ang kwento ay umiikot sa isang CEO ng isang real estate company na may kakayahang maglakbay sa oras o mag-time travel sa pamamagitan ng subway. Ang kakayahang ito ay nakuha niya matapos maaksidente sa isang subway na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa pagbabalik tanaw sa panahon, nakikita niya ang kanyang future self na nabubuhay sa isang buhay ng paghihirap at kalungkutan at mamamatay. Upang subukang ibahin ang magiging takbo ng kanyang napapahamak na future, nagpa siya siyang pakasalan kahit hindi naman niya mahal ang bidang babae na isang masayahing photographer. Iniligtas niya ito mula sa kapahamakan dahil sa pag-aakalang ito ang makapagbago ng kanyang future. Sa kanilang pagsasama, maraming madidiskubre ang bidang babae sa tunay na katauhan ng bidang lalaki. Sa paglipas ng panahon, natututo siyang mahalin ito ng walang pag-iimbot. Inarap niya ang kanyang suliranin hindi para sa kanyang unang pagnanais na mabuhay, ngunit dahil napagtanto niya na hindi na niya mailalarawan ang kanyang future na wala ang kanyang asawa. Nais ipahiwatig ng K-drama series na ito ang kahalagahan ng present time. Maaaring mahalaga ang future, ngunit ang pamumuhay sa ating present life at kahulugan sa bawat sandali na mayroon tayo ang pinakamahalaga. Number 3. Hotel Del Luna. Release 2019. Lead: IU, Yeo Jin Gu. Ang Hotel Del Luna ay pangalan ng isang supernatural na hotel na pagmamayari ng ating bidang babae. Bilang parusa sa mga kamaliang nagawa ilang libong taon na ang nakalipas, siya ay nakatali sa hotel ng isang Diyos na nagpapanatili sa kanya doon upang iligtas siya mula sa pagsira sa sarili dahil sa galit, poot at uhaw sa paghihiganti. Ang tanging pag-asa niyang makatakas ay kung kaaya niyang ilabas ang kanyang sama ng loob at poot, at makahanap ng pag-ibig. Ang Hotel Del Luna ay hindi nakikita sa araw at ang mga tao ay makakatagpo lamang ng hotel sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari. Ang mga tauhan at kliyente nito ay pawang mga multo na hindi pa nais tumawid sa kabi-ilang mundo dahil mayroon pang mga bagay na nais tapusin o tuparin sa mundo ng mga tao. Dahil dito, tanging ang general manager ng hotel lamang ang hindi multo upang matugunan ang pakikipag-ugnayan ng normal sa totoong mundo sa ilang partikular na pagkakataon tulad ng pagtupad sa mga kahilingan ng mga multo sa mga nabubuhay pang kamag-anak o mga kaibigan. Dito papasok ang karakter ng bidang lalaki na napilitang magtrabaho bilang general manager ng Hotel Del Luna dahil sa isang deal na ginawa ng kanyang ama sa Diyos na nagbigay ng parusa sa bidang babae. Sa kanilang pagtagpo, unti-unti napabago ang ugali ng bidang babae at tuluyang nakalaya sa pagkatali sa sumpa at nakatawid sa kabi-ilang mundo. Dito sinasabi na ang bawat tao ay likas na mapagmahal at mabuti anuman ang pinapakitang karakter nito. Number 2. Legend of the Blue Sea. Release 2016. Lead: Lee Min Ho, Jun Ji Hyun. Nakasentro ang serye sa kwento ng pag-ibig ng isang sirena at isang brainy con artist o scammer sa kasalukuyang panahon. Kwento ng tapat na pag-iibigan na pilit bumabalik o nabubuhay sa pagdaan ng mahabang panahon. Nakatuon sa muling pagsilang or reincarnation, ang kanilang kapalaran at kwento ng pag-ibig ay inihahambing sa magkatulad na kwento ng kanilang pagkakatawang tao noong panahon ng Joseon Dynasty.
Doon sila'y pinagtagpo simula bata at nagkaibigan na pilit sinisira ng mga taong may ganid na intensyon sa kanilang mga katayuan sa buhay. Sa kasalukuyang panahon, ang landas ng dalawang bida ay muling pinagtagpo sa Spain. Ang kanilang pagtatagpo ay nagbigay ng kwelang katatawanan. Dito inilalahad ng K-drama series na ito kung paano ang isang nagmamahal at tunay na umiibig ay umiintindi, nagtitiyaga at naghihintay. At ang kasamaan hindi nagtatagumpay sa huli. Marami mang balakid at trahedya ang hinarap ng dalawang bida sa kanilang pag-iibigan, noon at ngayon, sila ay hindi bumigay at sa halip na natiling matatag. Pinagbidahan ng dalawang sikat na Korean star, ang Legend of the Blue Sea ay umani ng mataas na ratings. Bago tayo tumungo sa aking top 1, paki-like and subscribe na po mga ka-BIGBOY TV. Number 1. Goblin. Release 2016. Lead. Gong Yoo. Kim Go Yoon. Lee Dong-wook, Yoo In-na. Ang bidang lalaki ay isang magiting na general noong panahon ng Goryeo Dynasty. Siya ay na-framed up na nagtaksil at pinatay ng batang hari. Ilang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, isinumpa siya ng makapangyarihan sa lahat na manatiling walang kamatayan magpakailanman. Bilang isang goblin, tiniis niya ang sakit na makitang namamatay ang mga mahal sa buhay. Ito ay bilang parusa sa kanya sa mga sakit na naidulot sa mga mahal sa buhay ng mga taong kanyang pinatay bilang general. Ang kanyang taglay na kapangyarihan ay ginamit para makatulong sa kapwa at nanatiling naging mabait sa kabila ng mga pighati na nararanasan sa buhay. Ang tanging paraan lamang upang wakasan ang sumpa ay mahanap ang nakalaan na bride ng goblin na isang mortal na tao para bumunot sa mahiwagang espada na nakabaon sa kanyang dibdib. At ito'y kanyang natagpuan sa katauhan ng isang positibo at masiglang high school student na nakakakita ng mga patay at dumaan sa mga kalunos lunos na pangyayari, ngunit nananatili pa ring matatag, ngunit ang tila isang madaling gawain, ay nagiging komplikado, habang ang dalawa ay nag-iibigan. Ang dramang ito ay punong-puno ng life lessons na tumatalakay sa pagpapatawad, loyalty, pagtitiwala at pag-ibig. Dapat nating laging pagkatandaan na pahalagahan ang bawat sandali na kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli mga ka-BIGBOY. Kamsahamnida. Salamat.